Sumayin niyo ang kapayapaan, mga kapatid ko, sa Panginoon. Saan man kayo naroon, kayo po ay pinapasalamatan ko at pinagkakapuri sa Panginoon na tayo muling nagkasama-sama muli sa gabing ito upang tayo ay makapagnilay ng salita ng Diyos. Amen po. Mga kanilay, kayo mang nasa ibang bansa, ay inaanyahan ko po na magsalo-salo tayo ng talagang yung bukas ang puso, bukas ang isip, bukas ang espiritu upang yung ipapahayag ng Panginoon ay hindi masayang. At manalig po tayo, mga kapatid, na ang Panginoon ay lagi may nakahanda na biyaya para sa atin, para tayo ay maging lalong malalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen po. Pasalamatan natin itong sandaling ito na tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay makapagnilay ng salita niya. Amen? Kaya simulan po muli natin to sa isang maikling panalangin at ilagay na po natin yung ating sarili sa presensya ng Panginoon para tuloy-tuloy ang pagkilos ng Espiritong Banal sa atin, sa bawat isa sa atin, magkakaliyo man tayo. Amen. Okay. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Ama, muli at kami binigyan mo ng pagkakataon na katulad nito. Nawa, sa mga sandaling ito'y muli, sumaamin ang Espiritong Banal. Linisin kami sa lahat ng aming karumihan. At haya mo pong maparangalan muli ang iyong dakilang pangalan. Maliwanagan kami ng iyong bensahe at Lord, matunto namin ang landas na ayon sa iyong kalooban. Hipuin mo kami, Panginoon, lalo ang mga may karamdaman at yung mga dumaraan sa medyo mabibigat na pagsubok. Dalangin ko po, Lord, na sa pakikinig na ito, sa pagninilay namin ito, saan man sila naroon, o Diyos, ay abutin ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. At haya mo po, Panginoon, na sa pamamagitan ng kanilang ng mga gagawin mo sa kanilang buhay, ay maparangalan ang iyong dakilang pangalan at lalong lumalim ang kanilang pananampalataya. Inaangkin po namin, Panginoon, na patuloy ang grasya na bubuhos sa pagninilay namin ito, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na dakila sa lahat. Kaya ngayon pa lamang, ay pinasasalamatan na po namin ang lahat ng iyong gagawin, lalo na ang pagpapagaling sa mga may karamdaman at pagbibigay ng solusyon, kalutasan sa mga namumroblema. Ang lahat ng ito muli, ay amin pong dinudulog at inaangkina sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen at amen at amen. Praise the Lord. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Praise Jesus. Oh, hallelujah. Okay, mga kapatid. Maganda yung ating pagninilayan. Gusto ko pong magbukas kayong mabuti ng ating puso sapagkat napakahalaga nito, lalo sa mga panahong ito na ang technology ay ganyan na lamang at ang pagiging moderno ng mga tao ay talagang yun ang talagang doon dumadaloy o yun ang sinusundan. Amen po. Okay. Ang isishare ko po sa inyo, mga kapatid, ay ahanguin ko po sa aklat or Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 15, Talatang 11 hanggang sa mga sumusunod. Papuri sa iyo, Panginoon. Okay. Mga kapatid, alam ko pong ito'y ilang beses nyo nang narinig, pero muli nyo buksan ang inyong puso para mapasa atin yung talagang mensahe ng Panginoon. Sabi dito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustan niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang nataga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala naman
nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalata ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, "Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.' At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na niya ang kanyang ama. At natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo.' Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, 'Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayan ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila ngay nagdiwang.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Praise God, praise Jesus. Dear brothers and sisters, napakaganda ng ating pagninilayan at nawa ang ating puso ay bukas na bukas para si Lord ay talagang makapag-usap sa atin ng diretsahan at matanggap natin ito ng may kagalakan sa puso. Alam niyo, napakahalaga nung kapag tayo nakikinig ng salita ay may kagalakan sa puso. Kahit na medyo talagang nasasaktan tayo do sa mensahe, pero tanggapin natin kasi sa ating kabubuti yan. Sa ating ikabubuti. Amen po. Ang salita ng Diyos ay hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Amen? Dahil hindi nangangailangan ng Panginoon, tayo po ang nangangailangan ng liwanag. At ang salita ng Diyos ay liwanag. Tandaan po natin yan. Sabi sa Salmo, chapter 105, chapter 119 verse 105. Amen. Okay, mga kapatid, pamagatan natin tong ang dalawang uri ng daan ng buhay. Dalawang uri, two kinds of roads of life. Yan. Dalawang uri ng daan ng buhay. Amen. Tayo naglalakbay sa mundong ito. Aling daan ang ating dinadaanan? Yan. Amen po. Okay. At ating pagnilayan yung talinhaga o yung kwento doon sa ating binasa na ikinuwento ng Panginoong Jesus. Ito yung isang metaphor at paghahambing at upang ipahayag ng Panginoon, siya po ang nagkwento nito, upang ipahayag ng Panginoon ang mensahe. Amen. At nawa, kung paano natanggap ng maraming taong noong paman sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ang mensahe ng Panginoon, nawa sa atin din, makamtan din natin ito sa mga sandaling ito. Amen po? Okay, ako'y nagpapasalamat muli sa mga kanilay na hindi nananawa, nandyan lagi, talagang nakikipagnilay sa tuwing darating ang ganitong araw at oras ng pagninilay. At huwag niyo pong kakalimutan na i-share ito. I-share. Ako, sabi ko po sa inyo, kahit hindi kayo mag-subscribe, mag-share lang kayo. Mag-share lang kayo. Kahit hindi nyo i-subscribe yung YouTube channel natin na Brother Ding Alban, ay kahit hindi nyo i-subscribe yan, mag-share lang kayo. The more na nag-share kayo, mga kapatid, the more na nagagamit po kayo ng Panginoon, the more na i-bless po kayo ng Panginoon. Amen po? Okay. At tandaan po natin, no? Muli, maghanda po kayo ng tubig. At ipanalangin natin, magnalig tayo na yan ay pwedeng gabitin ng Panginoon. At sa ating pananampalataya at pagkakaisang pananalangin, ako'y naniniwala talagang aabutin niya ng Panginoon at babasbasan upang maging daluyan ang kanyang pagpapagaling, pagpapalakas doon sa mga nanghihina, pagbibigay ng masarap na tulog doon sa mga hindi makatulog. Amen po. At bagong sigla, kalakasan, kagalingan nga especially sa mga may karamdaman. Amen? Okay. So tuloy po tayo mga kapatid ko sa Panginoon at huwag niyong kakalimutan mag-review din. Kaysa manood tayo ng kung ano-ano, reviewin po natin yung mga previous videos natin at patuloy tayong kakausapin ng Panginoon dyan. Amen po.
So, ang pamagat natin ngayon ay ang dalawang uri ng daan ng buhay. Amen. The two kinds of roads. Ito, dalawa lang naman ang uri nga ng daan ng buhay. Ano yon? Ano yung dalawang daan na yon? Daang papalayo sa Diyos at daang papalapit sa Diyos. Gets niyo po? Yung unang daan ay yung daan papalayo at yung pangalawang daan ay daang papalapit sa Diyos. Oh, dalawa naman talaga yan eh. It's either tayo lumayo o lumapit tayo sa Diyos. Amen po. Parang yung alibughang anak na binasa natin yung kwento niya. Tingnan niyo, pag nilayan po natin at makikita po natin yung dalawang uri ng daan. Okay? Ang unang uri ng daan ay yung papalayo. At ito yung ginawa noong alibughang anak. Oh. Ang isa doon sa papalayong daan ay ito. Yung daan ng pagtitiwala sa sariling kakayahan. Nako. Pag tayo pala nagtitiwala sa sarili nating kakayahan, yung daang ating tinatahak na yan ay papalayo sa Diyos. Papalayo sa Diyos. Kasi, tingnan nyo, sabi sa verse 12, doon sa ating binasa, sabi doon, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. O yan, di ba? Ibig sabihin, parang kayang-kaya niya na. Ayaw na niya sa puder ng kanyang ama. Ayaw na niya doon sa tahanan ng kanyang anak. Kaya na niyang i-manage ang kanyang sarili. Marunong na marunong siya. Magaling na magaling siya. Kasi nag-aral siya. Kasi matalino siya. Kasi ang dami niyang alam. Sabi ng Panginoon, pakinggan niyo mabuti, mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Proverbs chapter 28, verse 26. Sabi dito, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Grabe, ano? Sabi ng Panginoon, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malalayo sa kapahamakan. Ay, kaya pala, napahamak yung alibugwang anak. Bakit? Sapagkat nanalig siya sa sarili niyang kakayanan. Bakit? Kasi doon sa Isaiah, doon sa Proverbs chapter 3, verse 5, mayroong alituntunin ang Panginoon. Sabi dito sa chapter 3, verse 5 ng Kawikaan o Proverbs, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Take note, mga kapatid ko sa Panginoon, ang liwaniwanag, ano, mga kapatid? Yes, magaling ka, matalino, marami kang karanasan, pero wag natin pagmamalaki yan. Pag tayo dyan nananangan na kaya natin, at ang mga palatandaan ano, na para tayong nananalig doon sa sarili nating karunungan, kakayahan, mga kapatid, ay yung number one, yung tamad, ayaw mo na magbasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagninilay ng salita ng Diyos, hindi mo pinag-aaralan ng salita ng Diyos, hindi mo kinasasabikan ang pagninilay o pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kapag hindi natin sinasaliksik yan, mga kapatid, ang tendency natin, manalig tayo sa sarili nating kakayanan at diyan tayo mapapalayo sa Diyos. Marami na pong gumawa niyan. At tingnan nyo ng mga kapatid, bihirang-bihira ang taong lumalakad papalapit sa Diyos. Sa totoo lang, kasi nga, lalo na sa panahong ito, na maraming matatalino, maraming magagaling, ang technology ay ganyan na lamang, mga kapatid, bihira na ang talaga nagsasaliksik ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagninilay, pagbabasa, pagsasaliksik. Di ba, mga kapatid? Oo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayo diyan magtiwala. Sa Diyos tayo magtiwala. Ibig sabihin, sa Diyos tayo yung kakayahan natin, isang tabi natin, at ang panaligan natin ay ang Diyos. Amen po, ang salita ng Diyos. Kung ano yung pamamaraan ng Panginoon, kung ano yung estilo ng Panginoon, kung ano yung ways of God, mga kapatid, yun ang sundan natin. Maliwanag po kasi papalayo tayo kapag ang tiwala natin sa sarili natin. Kasi maliwanag na sinabi, ang nagtitiwala, Proverbs chapter 28, verse 26, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Sa Panginoon pala, mangmang yun kapag ang pinagtitiwala natin yung kakayahan natin. Bakit? Sapagkat limitado yan. Walang power yan. Pero yung salita ng Diyos may power kapag yun ang sinunda natin, kapag doon tayo nagtiwala. Amen? Maliwanag po ba? At yan ang ginawa nung
alibughang anak, kaya nalayo siya. Sabi niya, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. O, di ba? Parang sarili niyang ano yun? Sarili niyang desisyon. Amen? Parang confident siya sa sarili niya na kayang-kaya niya. Ay, nako, mga kapatid. Mali yan. Ang dumadaan dyan, papalayo sa Diyos. Pangalawa na daan papalayo sa Diyos ay ito. Yung daan ng pagkamakasarili. Daan ng pagkamakasarili. Ano yon? Yung pag ikaw laging self-centered, lagi mong iniisip sarili mo, katulad nga ito, di ba? Yun pa rin, sa verse 12 pa rin, sabi doon eh, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang ari-arian. O, ang kanyang ari-arian. O, di ba? Kasi may dalawang anak eh, yung bunso at panganay. Ang ginawa nung ano, akin na po yung mamanahin ko. O, ibig sabihin nun, makasarili, hindi na. Ibig sabihin, buhay pa kasi yung kanyang tatay, iniisip niya sarili niya lang. Hindi niya iniisip kung masasaktan ba ang kalooban ng kanyang tatay, kung ano ba sasabihin ng kanyang kapatid na panganay. Wala, ang iniisip niya sarili niya lang. At ang taong makasarili, tandaan niyo po yan, lumalayo, ang kanyang tinatahak na landas ay papalayo sa Diyos, hindi siya papalapit. At lahat ng lumalayo sa Diyos, tandaan po natin, hindi napapabuti. Yan ay lahat napapahamak. Lalo na nga ang buhay na walang hanggan, ang pinakamalaking kapahamakan. Amen po? Hindi na baling dito, tayo mabigo, maghirap tayo dito, huwag lang sa kabilang buhay tayo maghirap. Amen? Hindi baling tayo dito ay walang binatbat, basta sa kabilang buhay, may buhay na walang hanggan tayo. Bakit? Sobra-sobra yon kaysa lahat ng dadaanan natin ditong hirap. Amen po ba? At ang mga taong nakararating lamang sa buhay na walang hanggan, tandaan po natin na siyang pinakamalapit sa Diyos, na siyang talagang destination, na talagang face-to-face na tayo kay Lord, ay ang buhay na walang hanggan. At ang nakakarating doon ay yung lumalakad sa daan, mga kapatid, papalapit sa Diyos. At ang isang ang papalayo sa Diyos ay itong daan, una, ng pagtitiwala sa sariling kakayahan, at pangalawa, ang daan ng pagiging makasarili. Sabi dito, mga kapatid, sa Proverbs 18 verse 1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. Tama, yun ang ginawa. At salungat sa lahat ng tamang isipan. Talagang pag ikaw ay makasarili, walang tama kundi ikaw. Pag ang isang tao ay makasarili, walang pinakamagaling, kundi hindi siya nakikinig sa payo ng iba, hindi niya sinasaalang-alang ang damdamin ng iba. Ang mahalaga sa kanya, yung sarili niyang kasiyahan, ang sarili niyang kapakanan, ang sarili niyang kapakinabangan. Amen? Baliwala sa kanya kung masasaktan man ng iba, o mawawala ng iba, mababawasan ng iba, maaargabyado ang iba, malalamangan ng iba, baliwala sa kanya yun. Ang mahalaga sa kanya, sarili. Oh, amen. At sabi ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 10 verses 23 to 24. Mayroon naman magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang sa iba. Ninyo, mga kapatid, huwag daw ang sariling kapakanan ang ating unahin, kundi ang kapakanan ng iba. Yun ang ginawa nung alibughang anak. Ano nang ginawa? Basta siya, masaya. Wala siyang pakialam doon sa dalawa niyang mahal sa buhay at sa mga katulong niya doon sa bahay. Amen? Doon sa mga tauhan ng kanyang ama. Wala siyang pakialam sa lahat ng tao na kapaligid sa kanya. Ang tao makasarili, ang sentro ay sarili. Amen? Maliwanag po, mga kapatid, at baliwala sa kanya kung sino man ang masaktan. Klaro po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? At yan ay lahat papalayo sa Diyos. Amen? Ang ating tinatahak, kapag ganyan, laging pinapahalagahan natin sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gusto ninyong sumunod sa akin, limutin ninyo ang inyong sarili. At sumunod, pasanin ninyo ang aking krus at sumunod kayo sa akin. Amen? Hindi tayo makakasunod o makakalapit sa Panginoon, makakapunta sa Kanyang kinaroroonan hanggat hindi natin nililimot ang ating sarili. Ang taong makasarili, mga kapatid ko sa Panginoon, ay papalayo ng papalayo sa Diyos. Amen?
Okay, pangatlong daan ng papalayo sa Diyos ay ito, yung daan ng pag-ibig sa material na bagay. Oh, tingnan niyo, sabi dito, verse 13. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Oh, ipinagbili kaagad. Amen. Mahalaga sa kanya pera. Amen po. Kinuha niya yung ari-arian and then binenta kaagad. Amen. So dala niya pera. Sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi ng Panginoon, do not love the world or anything that is in the world. Huwag daw na nating iibigin. Okay lang na magkaroon tayo ng ganitong bagay, but huwag nating iibigin yan. Paano pag sinasabing iibigin, mga kapatid? Oh, tanda natin, iisa lang ang puso natin. Ha? Tatanda natin, iisa lang ang puso natin. At yung puso natin yan, tandaan po natin, ha? Ito po ay totoo. Ang puso natin ay nilikha ng Panginoon para ang pinakang mahalin ay ang Diyos. Ang Diyos, ang pinakang mamahalin natin. Ibig sabihin, hindi mo pagpapalit. Pag ang pinag-usapan ay pinamimili ka ng bagay na ito at ito, mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon o itong material na ito, makamtan ko, hindi po pwede. Tandaan po natin, hindi po pwede. Sabay mong mamahalin yan. Hindi mo kaya yan. At hindi natin magagawa talaga yan. Amen? Kaya kailangan mong bitawan ng isa at hawakan ng isa. Amen po? Kung ang utos ng Panginoon, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Amen? Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Siya ang number one. Amen? Kaya anuman dito sa mundo, sabi ng Panginoon, huwag nating iibigin. Lalo yung mga material na bagay na yan. Amen po. Okay, tingnan nyo. Sabi sa Bible, ito, 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 10. Ito ha, lalo na ito. Dami-dami ng ganito ha. Sabi dito, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Maliwanag ha. Kaya, dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ay naku, ang dami ko na pong nakitang ganyan. Ang dami-dami ko na nakitang ganyan na mas mahalaga sa kanilang pera. Iniibig yung pera, nakikipag-away dahil sa pera. Pero tanungin mo sila, sabi, eh pera lang naman yan eh. Okay, kung pera lang yan talaga, ay bakit ka nakikipag-away? Bakit ka nakikipag-unahan? Bakit kailangan mo magsinungaling? Nang dahil sa pera. Bakit kailangan mo man lamang ng dahil sa pera? Kung talagang pera lang yan. Ah, ibig sabihin, hindi totoo yun. Sinasabi lang ng labi. Pero sa puso mo, sa puso ng mga taong, talagang ginagawa ang lahat para magkaroon ng pera, kahit man lamang, kahit magsinungaling, kahit man daya, mga kapatid. Kahit hindi magsimba, magkapera lang. May kilala kong ganyan. Kahit na nasa simbahan na, naglilingkod na sa Panginoon, pag ang pinag-usapan ay yung deal niya na magkakapera siya, sasabihin, ay nauunawaan naman ng Panginoon. Hindi po totoo yan. Ang Panginoon ay sa kanya ang puti ay puti, ang itim ay itim. Wala po sa kanyang gray. Tandaan po natin. Di ba sabi ng Panginoon, ang panig sa akin, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ang hindi kukatulong na nag-iipon ay nagkakalat. Sabi ng Panginoon yan eh. So, hindi po pwede na sa gitna. Diba sabi sa Revelations chapter 3, sabi doon eh, ikaw ay hindi mainit, hindi ka malamig, ikaw ay malahininga, isusuka kita. Sabi ng Panginoon yan.
Amen? Hindi po pwede yung nasa gitna. Kung sa Panginoon ka, sa Panginoon ka. Amen? Kung sa material ka, di sa material ka. Oh, pinili mo yan. Oh, ang papalayo. Oh, sabi doon, di ba liwaliwanag? Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo. May mga taong nalalayo sa pananampalataya. O, ibig sabihin sa Panginoon at nasa sadlak sa maraming kapigatian. Klaro po ba, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon ganito, halimbawa, may pera tayo, mayaman tayo, may marami tayong material, do not love. Bagkos, ito po ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Lord, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao. Sabi, maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa buhay na walang hanggan. Klaro po ba, mga kapatid? Oh, maliwanag po yan, sinabi ng Panginoon, hindi ako nagsabi niyan. Okay, mga kapatid, dear brothers and sisters, pangatlong daan ito. Pang-apat na daan ng papalayo na ginawa ng alibugang anak, mas inibig niya ang pera. Amen? Oh, maliwanag po, hindi papatay yung kanyang tatay, kinuha na niya kanyang mana. Ang ibig sabihin, yun ang interest ng kanyang puso. Yung material. Oh, amen. Pang-apat na daan ng papalayo sa Diyos. Dalawa lang ang daan, papalayo at papalapit sa Diyos. Amen po. Ito ang isa pang daan na papalayo. Ito. Yung daan ng makamundong kasiyahan. Daan ng makamundong kasiyahan. Sabi sa verse 13, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Oh, nilustay niya roon, oh, 'di ba? Pagkakuha niya ng kanyang ano, ng kanyang mana, ibinenta kagad ginawang pera. Amen. Pagkatapos, nako, nagliwaliw na. Ah, ginastos sa lahat ng uri ng bisyo, babae, sugal at kung ano-ano pang kasiyahan. Amen. Sabi sa Isaiah chapter 22 verses 12 to 13, ito sinabi ni propeta Isaiah sa mga Israelita, sabi ito, nananawagan sa inyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, upang kayo'y manangis at managoy, upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit panluksa. Ibig sabihin bilang pagsisisi, pagbabalik loob sa Panginoon. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya, nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin at nag-inuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, ito ang karaniwang sinasabi ng marami mga makabundong tao eh. Ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Sabi daw, drink and be happy. Drink and eat and be happy for tomorrow we will die. Yun ang karaniwang sinasabi ng mga taong walang pakialam sa Diyos. Amen. Eh, basta tayo magpakasaya dito. Yung ating kinita, yung mga biyayang yan, ating gastusin, pagpasarapan natin. Mga kapatid, hindi masama na kumain ng masarap, hindi masama na ikaw ay masiyahan wherever you are, but it must be according to the will of God. Dapat ayon sa kalooban ng Panginoon. At paano nangyayari yan? Kapag hinihingi natin ang guidance ng Panginoon, Lord, pupunta pa po ba ako doon sa beach, doon sa resort, or somewhere else? Ito ba'y kalooban mo? Kung kalooban mo po, Lord, bigyan mo ako ng go signal. Ganyan ako lagi eh. Kahit may nagyayaya sa akin, o pupunta doon, o lalo na pag gagastos, ay, nako mga kapatid ko sa Panginoon, talagang ang aking pagtatanong sa Panginoon ay gayon na lamang. Bakit? Sapagkat ayaw ko na ako'y nagliliwaliw na ang Panginoon naman pala, hindi naman kalooban ng Diyos yun. Amen. Itong alibugang anak, wala siyang iniisip na gano'n. Ang gusto niya, magpakasarap, magpakasaya. Amen. Sapagkat ang katawiran nga ng mga makamundo, mamamatay naman tayo. Yes, mamamatay nga tayo. But, tandaan po natin, magsusulit tayo. Magsusulit po tayo. Ang sabi nga ng Panginoon iwasan natin yung mga ganyang bagay sapagkat yan ay nakakasira ng ating relasyon sa Diyos. Oh, tingin niyo po, pumunta kayo sa mga lasingan kung may makikita kayong banal dyan. Amen? Sige, pumunta kayo sa mga resort.
mga kapatid, na wala nang ginawa kundi sa mga sinihan o kaya kung anong mang pasyalan. Hindi masama po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero tatandaan po natin, hindi kayo makakatagpo ng maraming mananampalataya dyan. Hindi kayo makakatagpo ng maraming nagpapakabanal dyan. Maaaring kayo lang. Pero pag kayo napunta dyan, mga kapatid, mas malamang kaysa hindi, mga kapatid ko sa Panginoon, ay hindi nagpapakabanal. Maliba na lang kung pupunta kayo sa isang resort, pero kayo'y may recollection, may retreat kayo, oh, amen? Mas maganda yon. Pero yung basta magsasayang ng pera, magtatapon ng pera para masarap ang iinumin, kakainin, mararamdaman. Mga kapatid, tandaan po natin, sabi nga ng Panginoon, pakinggan nyo mabuti, ha? Sabi ni Lord ito, ha? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 5 to 6. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Tingnan. Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbolo, simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ayan, ako, tinignan nyo. Ay, kasi ang sabi ng Panginoon ito, pakinggan nyo mabuti. Ito, sabi ng Panginoon sa Psalm 37 verse 4. Ito kasi, pag ito ang bottom line natin, kapag ito lag na sa isipan natin, naku mga kapatid, higit na kagigayahan at kasiyahan ng ating mararamdaman. Sabi dito, Psalm 37 o Awit 37 verse 4, sabi dito, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Liwanag, no? Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Ito, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hanap, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ano bang pangarap natin? Di ba sumaya? Ang pangarap naman natin, hindi naman talaga kung ano pa man yung yumaman. Hindi, ang talaga kaya gusto natin yumaman para tayo sumaya. Pero tanong, lahat ba ng yumaman sumaya? Oh, mag-isip nga kayo. Yung iba, di ba, gusto nilang sumikat. Bakit? Kasi yun ang magpapaligaya sa kanila. Pero ang tanong, lahat ba na sumikat, lumigaya? Hindi. Yung iba naman, ang hinahanap nila, magkaroon ng power, lalo ngayon sa panahong ito. Bakit? Doon ang pakiramdam nila, yun ang tagumpay nila, yun doon sila sasaya. Pero ang tanong, lahat ba na nakaluklok sa power, masaya? So, it doesn't follow na kapag naabot mo yung bagay na yon ay magkakaroon ka talaga ng kaligayahang totoo. Pero ito ang totoo. Sabi ng Panginoon, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Siguro kung hindi sa Diyos ko hinanap ang kaligayahan ko, hanggang ngayon malungkot pa ako. Bakit? Dati sa luma kong buhay, hinahanap ko rin sa pera, sa kabarkada, amen, sa power, or sa kasikatan. Doon ko rin gustong hanapin ang kaligayahan. Pero salamat nung nasumpungan ko ang Panginoon, na siya ang hinanap ko yung kaligayahan ko sa kanya. Sa totoo lang, sumaniwala kayo sa hindi. Hindi dahil sa hindi ko kayang bumayad sa sinihan. Hindi. Kaya ko kahit papaano, kaya ko namang manood ng sinihan. Pero bakit ganun? Hindi na ako masaya doon. Ang kaligayahan ko, pag nasa gawain ng Panginoon, may nakikita ako ng mga nagbabalik loob sa Panginoon, may nakikita akong nakikinig ng salita ng Diyos, may mga nakikita akong nagbabagong buhay, iyon ang grabing kaligayahan na nagbibigay sa aking puso. Sa totoo lang. Kaya sabi ko nga, iba talaga kapag sa Panginoon, iba talaga kapag ang kaligayahan mo, hinahanap mo sa Panginoon. At yung nakamaghapon, yung nakatapos ang maghapon, mga kapatid, ha? Na nagawa ko yung kalooban ng Panginoon, ang saya-saya na ng kalooban ko. Sa totoo lang, kaya nga pagka sa umaga, ang aking laging panalangin, Lord, I offer you my life. Kasi ang kaligayahan ko yung naganap sa akin yung buong maghapon. Kaya ang prayer ko lagi, Lord, tulungan mo ako na kung ano yung plano mo sa akin sa buong maghapon ay 100% maganap ito. Huwag niyo pong pahintulot na may ibang plano mangyari sa akin. Yung plano niyo lang, kung kailangan igiit o ipilit niyo sa akin yung plano niyo, gawin niyo po kasi yun ang kaligayahan ko, yung maganap sa akin yung plano mo sa buong maghapon. Klaro po ba, mga kapatid? Nawa, ganun din po ang puso niyo. Kasi, sa totoo lang, niloloko tayo ng Diablo na kaalangan natin doon tayo talaga magkakaroon ng tunay na kaligayahan.
kapag nakamta natin yung mga bagay dito sa mundong ito. Amen? Hindi po masama ang pera, hindi masama po power, hindi masama ang ano. Kaya lang, hindi po yan ang totoong magkapagbibigay ng tunay na kaligayahan, kundi ang ating Panginoon. In the presence of the Lord. Amen? Kasi kapag lagi mo na 100% you are sure na you are in the presence of the Lord, there you are. Sigurado po yun. You will experience a different kind ng kaligayahan, yung happiness, yung may joy sa loob, sa totoo lang. Amen po? Okay. Now, panglima na daan papalayo. Papalayo pa lamang tayo, ha? Yung daan ng hilig ng laman. Yung daan ng hilig ng laman. Ito, sabi sa verse 13, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Ito yung hilig ng laman. Sabi sa Bible, pakinggan niyo mabuti. Sa 1 Peter chapter 2, verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. O, tingnan nyo, liwanag sinasabi dito. Pansamantala lang tayo ang naninirahan dito para tayong foreigner dito sa mundong ito na time will come, aalis tayo dito. This is not our permanent residence. Tandaan po natin yan. Diba sa Ephesians chapter, Philippians chapter 3 verse 20 yata yung sabi doon. Sabi ng Panginoon ay, yung we are citizens of heaven. Sabi ng Panginoon, tayo mamamayan ng langit. Hindi tayo dito. Time will come, aalis tayo dito. Kaya dapat nakalagay lagi sa isipan natin, sooner or later, we will leave this planet. Mga kapatid, at papasok tayo sa pintuan papunta sa kabilang buhay. Nawa yung papasukan natin na pintuan ng kabilang buhay ay kabilang buhay patungo sa piling ng Ama na habang panahon. Baka yung ating pintuan na papasukan ay kabilang buhay din. Kaya lang, papunta sa piling ng mga diablong, paparusahan ng walang hanggan sa impyernong walang kasing hirap, kasing pighati talaga, kasing lungkot at kasing nakakatakot. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po yun para sa atin. Kaya lang, walang magagawa ang Diyos kung ang tinatahak nating daan ay papalayo sa Diyos. Tayo ang pipili. Kaya nga, ipinapaliwanag sa atin ng Panginoon. Amen? Para huwag natin daanan yung daang papalayo. Instead, ang ating daanan ay yung daang papalapit sa Diyos. Klaro po ba, mga kapatid? At ang isa nga, sa daan papalayo sa Diyos ay yung daan ng hilig ng laman. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8 verses 5 to 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Yan, magandang relo, magandang cellphone, amen. Kasi yun ang mga nafi-feel. Ang laman kasi yung nagpapasarap sa five senses natin. Ano yung five senses? Mata, pandinig, tenga, dila, ilong, amen, at yung pakiramdam, yung feeling mo, amen, o malamig, mainit, yan, kaya laging yan ang hinahanap, ang mga taong yan lagi ang hinahanap, tandaan po natin, hindi yan, mahirap sumunod sa kalooban ng Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Tingnan nyo, buhay at kapayapaan. Pag ang sinusunod natin, sinusundan natin na daan ay yung daan ng Espiritu. Amen po? Kapayapaan daw. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. O, di papalayo ka talaga, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. At sadyang hindi niya ito magagawa. Ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ang liwanag niya, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi po ako ang nagsabi niyan. Yan ay sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo na nakasulat sa banal na aklat. Amen, mga kapatid. I-check po natin yung ating sarili. Amen. Ito,
Eto, so, lima yun, sabi ko, daan papalayo. Eto naman yung daang papalapit sa Diyos. Yung ginawa din ng alibugang anak, nalayo siya. Pero, ito yung kanyang ginawa kung bakit siya nalapit muli sa kanyang ama. Amen? Ang unang-unang ginawa niya, yung daan ng pagsusuri sa sarili. Tayo ba, nagsusuri tayo sa ating sarili? Kasi may mga tao, mga kapatid, na minsan nalulungkot ako, sa halip ng suriin ang sarili, ang sinusuri yung kapitbahay, yung kanyang pinsan, yung kanyang kamag-anak, yung mga kakakilala niya, yung mga artista, kung sino-sino sinusuri. Amen? Pero yung sarili niya, hindi sinusuri. Hindi humaharap sa salamin. Amen? Bakit? Ang binubulong ng demonyo, mabuti ka naman, basta wala ka, ikaw ay masipag, basta wala kang tinatapakan, basta, ay nako, makasarili ka niyan. Amen? Okay, to, so, sabi dito, yung daan ng pagsusuri sa sarili, tingnan nyo, sabi niya, sabi nung alibughang anak, na, verse 17, ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Yun, sinuri niya ang kasarili niya. Nalam, mali yung aking, bakit ko ba nahingi yung kaparte ko? Buhay pa yung tatay ko? Bakit ko nalustay? Mali. Naisip niya, ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili. Tingnan nyo? Amen? So, nilay-nilay pag may time, mga kapatid. Isip-isip din pag may time. Sabi, tinasabi ng Panginoon, Galatians chapter 6, verse 4. Pakinggan nyo mabuti, ha? Ang ganda nito. Sabi nyo, suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Oh. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Oh, pag mga kapatid, oh, nakukuha niyo po mga kapatid. So, sabi ng Panginoon, ansuriin natin ang ating sarili. Amen. So, ako ba eh talagang mahal ko na ba talaga ang Diyos na nang higit sa lahat? Siya na ba talaga ang number one sa akin? Ano ba yung aking ginagawa? Ito ba ginagawa ko? Ang dinadaanan ko ba? Papunta, palapit sa Diyos o papalayo? Amen? Nagnilay-nilay siya. Nag-isip-isip siya. Yun ang una, landas ng pagninilay o kaya landas ng pag-iisip-isip o landas o daan ng pagsusuri sa sarili. Kaya nga sabi sa Lamentation o Panagoy, sabi dito, chapter 3, verse 40, siyasatin natin, suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. O, kuha nyo? Amen? Kaya, halimbawa, tayo nagbabalik loob sa Panginoon, hindi yung basta tayo nagsisi at sinasabi natin, Lord, ako po'y narito nagbabalik loob. Pag nilayan natin, ano ba yung mga sablay natin? Ano ba yung mga dinaanan natin dati? Kasi kapag hindi natin identified talaga, mga kapatid, kung ano yung ating dinaanan ng dati na tayo napalayo sa Diyos, mga kapatid, hindi mo malalaman kung ikaw ay talagang nawala na doon sa daang iyon. Kaya kailangan suriin mong mabuti. Ano ba ako noon? O, paano yon? I-compare natin sa dinaanan ng Panginoong Yesus. I-compare natin sa dinaanan ng mga banal. Kaya lagi natin pagnilayan yung mga buhay ng mga naging banal, mga kapatid. Kaya mayaman tayo dyan sa mga example na yan. Kaya nga yung, kaya tayo din sa Katoliko, ang dami nating mga santo na ginagawa natin na halimbawa, amen, ginagawa natin ang mga larawan para ating tularan sila. Amen po? Tularan yun. Kaya tayo may mga imahe niyan, kaya tayo may mga picture niyan, sapagkat yan ang primary purpose niyan is to make them our models. Diba? Amen? Ang kabanalan. Tingnan natin, ano ba naging buhay nito? Bakit ba ito naging banal? Bakit na ito naging santo? Ano ba naging buhay na? Anong dinaanan nito? Ni San Pablo, ni San Pedro, ano ba? O, kuha nyo? Amen po, maliwanag? So, yun ang unang daan. Yung pagsusuri ng sarili. Amen? Hindi yung iba ang sinusuri natin. Makakasusuri natin ng iba. Yung sinusuri natin, nagbalik-loob pala sa Panginoon, sinusuri pa natin, binabalikan natin yung kanilang mga pinagdaan ng masama. Hindi naman natin sinusuri ang sarili natin. Yung pala nagbalik-loob na sa Panginoon, nakarating sa langit, tayong suri na suri sa ating kapwa, tayong na-impyerno. Klaro po ba, mga kapatid? Okay, pangalawang daan ng papalapit sa Diyos ay yung daan ng pananampalataya.
Paano ipinakita ng alibugang anak yung pananampalataya? Ito. Sabi dito, verse 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Yan, tingnan niyo. Anong pinaniwalaan niya doon? Ano yung nirecall niya? Ha? Binalikan niya. Amen? Sinariwa niyang pananampalataya niya. Ano? Yung pagkakilala niya sa kanyang ama. Amen? Yung pananampalataya niya sa kanyang ama, sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Ano yun? Yung kasaganaan, yung generosity. Ha? Yung pagiging bukas palad ng Panginoon, ng kanyang ama. Amen? At yun din, dapat ang pananampalataya natin, ang nasaganang magbigay ang ama, saganang magpatawad, saganang magmahal, saganang kumalinga, sagana na magmalasakit. Yun ang Diyos na aking nakikilala, mga kapatid. Yun ang pinaniniwalaan ko. Isang Diyos na masagana sa lahat ng mabubuting gawa. Amen? Walang nangyaring mabuti na hindi po siya may gawa at walang mabuting tinanggap tayo na hindi po siya ang nagbigay at lahat siya'y masagana. Amen po. Oh. So, iyon. Oh. At isa pang pinaniniwalaan niya ito, sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Pag ikaw pala ay nagpapaalila sa Panginoon, ibig sabihin nagiging sunod-sunuran ka sa Panginoon. Yun eh. Pag ikaw pala ay nagiging sunod-sunuran sa Panginoon, labis-labis ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, higit sa iyong pangangailangan. Nakukuha niyo po? Ang susunod yung nagpapaalila. Kaya nga ang sabi niya eh, uuwi ako at sasabihin ko sa aking ama na kahit ako, huwag na ninyo ituring na anak, ituring lamang ninyo akong mga katulad ng alila. Oh, yun ang napakagandang desisyon eh. Kuha niyo po? So, yung daan ng pananampalataya na mayroon tayong mabuting ama, mayroon tayong generous na ama, amen? Mapagpatawad na ama, amen? Ama na talagang mapagkalinga. Nakukuha niyo po mga kapatid. Oh, pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi doon, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya. O, di ba? Maliwanag, klaro. Kailangan talagang pananampalataya para tayo kalugdan ng Panginoon. Ano ang pananampalataya ng alibugang anak? Naniniwala siyang napakabuti ng kanyang ama, napakamapagbigay ng kanyang ama. Amen? Napaka-generous ng kanyang ama. At pinaniwalaan niyang kahit siya nagkasala, lumayo, anak pa rin siya. Kaya sabi niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. So, anong ibig sabihin nun? Talaga naniniwala siyang anak siya. Amen? Yun, kapatid, kahit tayo nagkulang, nagkasala, lumayo, sumablay, etc., etc., ano man yan, tandaan po natin, anak tayo ng Diyos. Pwede tayong dumaan uli, papalapit sa Diyos. Sa daang, palapit sa Diyos. At ang isang daan doon ay daan ng pananampalataya. Amen po? Kaya nga, sabi ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 13, verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo? Yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Maliwanag po ba? Suriin natin yung ating pananampalataya kung tayo namumuhay talaga sa pananampalataya. Amen. Ang taong namumuhay sa pananampalataya, tandaan po natin, panatag yan. Ang laging dadaanan yan, daan papalapit sa Ama, hindi papalayo. Daan ng pagtitiwala. Daan ng pag-asa sa Diyos. Yan ang pananampalataya. Na with God, nothing is impossible. With God, everything is possible. Amen? Kahit pang hirap-hirap, magagawa ng Diyos na i-bless tayo. Kapag tayo dumadaan, papalapit sa Kanya. Kapag tayo nanalig, sumampalataya sa Panginoon na ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Amen? Okay. At pangatlong daan, mga kapatid, na papalapit sa Diyos ay yung daan ng pagpapasyang lumapit nga. Tayo nagdidesisyon. Dapat nagdidesisyon tayo talaga ng klaro na Lord, from now on,
From now on, iiwan ko ito at ito ang tatahakin ko. Yun ang ginawa ng alibughang anak. Sabi dito, verse 18 to 20, verse 18 to, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos. Ayun, sabi niya, at sa inyo. See? Yun. Yung pagdedesisyon. Alam nyo, hindi tayo makakalapit sa ama kung hindi tayo talaga magdedesisyon. Ano yun? From now on, putol na itong ganito. Hindi ko nagbabalikan itong hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Itong mga ugali kong ito na naglalayo sa akin sa Diyos, na ang tinatahak ko'y daang papalayo, lilipat ako sa papalapit at ito ay yung pagdedesisyon. Nagdesisyon yung anak, yung alibughang anak. Amen? At pang-apat na daan, papalapit, ito, daan ng kahandaang magpasakop o maging sunod-sunuran sa Diyos. Yung daan na, pag nagdesisyon ka na, Lord, handa na ako magpasakop sa iyo. Susunod na ako. Yung ako'y magiging sunod-sunuran kahit mahirap, susundin ko yan. Sapagkat alam ko, yan ang daan papunta sa iyo, papalapit sa iyo. Sabi dito, nung alibughang anak, hindi na po ako karapat-dapat, sabi dito, natawagin ninyong anak, ibilang na lamang ninyo akong isa sa mga alila ninyo. Yeah. At siya'y nagpasyang umuwi. Yan, yun, daang handa na siya magpasakop. Bakit? Sinabi niya kahit ako'y alila, kahit ako'y alilain, ibig sabihin magpapasakop na siya. Ano man ang gawin niya? Anong man ang gawin ng ama niya? Kahit hindi siya tanggapin bilang ama, anak, pero nandun yung willingness niya, yung decision talaga niya na maging sunod-sunuran, magpasakop na ng lubusan. Sapagkat kapag ikaw'y alipin, mga kapatid, tanda natin, nagpapasakop tayo sa umaalipin sa atin. Pero ibang umalipin ang Panginoon. Ang Panginoon, kapag sinunod natin, naging sunod-sunuran tayo sa Panginoon, hindi tayo mapapasama, lagi tayo mapapabuti sapagkat lahat ng ipinagagawa ng Panginoon na hindi para sa Kanya. Sabi sa Deuteronomy, sabi doon, chapter 8, sabi doon, verse 17, yung Kanyang mga utos ay para din sa ating ikabubuti, hindi para sa Kanya. Kasi nga, walang pangangailangan ng Panginoon, para sa atin yon. Amen. Kung tayo man ay iniutos ng Panginoon, para sa atin pong ikabubuti yon. Kaya kapag tayo naging sunod-sunuran, sigurado yan, 100%, hindi 99%, 100% tayo po'y mapapabuti. Amen? Maliwanag po. And kaya nga sabi sa Romans chapter 6, verse 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Wow! Ihandog daw natin yung ating sarili bilang kasangkapan, bilang instrumento ng kabutihan ng Diyos. Magpa-alipin tayo sa Panginoon. Kung ano ang gusto niyang ipag-gawin natin, yun ang gawin natin. Amen. Magpasakop. Yun ang nagpapasakop. At last, mga kapatid ko sa Panginoon, yung daan ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Yan. Sabi sa verse 20 to 21, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Tingnan nyo, nagpakumbaba. Amen? Malayo pa. Nung bumalik na siya, nakita na siya kanya. Malayo pa'y nakita na siya at nahabag ang Panginoon sa kanya. Amen? At iniyakap siya. Sinabi niya, nagkasala po ako. Ano ito? Yung ating sinasabing, yung daan ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Yung aminin mong ikaw makasalat, nagsisi. Amen? Hindi na nangatuwiran kung ano ang kanyang pinagagawa. Hindi. Talagang sinabi pa nga niya na hindi na po ako karapat dapat tawagin ninyong anak. What a humble gesture yon, mga kapatid. Tandaan po natin. Sabi sa Isaiah chapter 57 verse 15, Ako ang kataas-taasang at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, matataas na banal at banal na lugar ang aking tahanan sa mababang loob at nagsisisi. Ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. See? Kanino? Sa nagsisisi at nagmababa ang kalooban.
Amen po. Hindi yung nangangatuyo. Eh, kasi ginajustify pa natin yung mga, eh, kaya naman po ako nasabi ko yun, kaya naman ako nagawa ko yung mga bagay na yun. Eh, kasi ganito. Ah, hindi. Ang mali sa Diyos ay mali. Kapag hindi natin inamin, nagpakumbaba tayo, nasa atin ang fault, nasa atin ang pagkukulang, hindi sa Diyos. Kasi may mga pagkakataon, parang ang lumalabas pa, dahil ang Diyos, pinahintulutan ng Panginoon, pang ganon ay siya ang may kasalanan pa bandang huli. Kuha niyo po, mga kapatid, kapag puro katwiran tayo, aminin na lang po natin, magpakumbaba tayo at aminin natin, Lord, ako'y magbabalik sapagkat alam ko na po ngayon kung ano ang pakiramdam at nararanasan ng isang taong nalalayo sa iyo. Amen? Okay. Sabi nga sa Isaiah chapter 1, verse 18 to 20, sabi ng Panginoon, hali kayo at magliwanagan tayo. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Inaanyayahan tayo ng Panginoon. O, katulad sa alibughang anak, hinihintay siya. Kaya malayo pa, natanaw na siya sapagkat naghihintay talaga. Amen po. Yan ang daang papalapit sa Diyos. Pagsisisi at pagpapakumbaba. Amen po. So, sa mga sandaling ito, dear brothers and sisters, handa po natin din yung ating mga tubig na yan. And then, let us pray. Hallelujah. To our merciful Father. Amen. Hallelujah. Tayo ay lalapit sa Kanya. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po sa oras at araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Panginoon, kaming lahat na tinipon mo sa iyong presensya, ang iba'y nasa ibang bansa, ang iba'y dumaranas ang kalungkutan dahil sa bunga ng aming paglayo sa iyo, patawarin mo po kami. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, anuman po yung nakita niyong mali namin, sablay namin, o anuman yun, naging makasarili man kami ng mga nakalipas na panahon, naging makamundo man kami, Lord, na wala kaming iniisip, kundi ang aming kasiyahan. Lord, lahat po yan, isinusuko namin sa iyong banal na paanan. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. Humihingi kami ng tawad, Lord. Doon sa mga pagkakataong binibigyan pa namin ng katwiran yung mga pagkakamali namin, na lalo lamang kami lumulubog dahil ayaw naming aminin sa iyong harapan na kami ay makasalanan at mali yung aming mga pinagagawa, pansarili, pangmakamundo, ang aming mga pasya. Nalayo kami sa iyo, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga sandaling ito. Sa ngalan po ng anak na si Jesus, makaahon kami sa aming mga problema, karamdaman. Makalaya kami at magkaroon ng kapayapaan, kapanatagan, kagalakan sa puso. Nananalig po kami, Panginoon, walang imposible sa iyo. Doon sa mga may karamdaman, Lord, I pray, patawarin mo po. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo po sila. Tulungan mo sila sa kanilang pinagdaraanan. Pagalingin sa kanilang karamdaman mula ulo hanggang talampakan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, tanggapin niyo ang kagalingan in the name of Jesus. Tanggapin niyo ang kagalingan sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, receive your healing at ang bagong kalakasan in the name of Jesus. At dalangin ko rin, Ama, lahat ng mga may problema at may pinagdaraanan sa kanilang buhay, dalangin ko po, palayain mo po sila dyan, bigyan mo sila ng kaalaman, karunungan kung paano masosolve yan. Tulungan mo silang makaahon dyan, makalaya at magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan. At anuman ang pangangailangan ng bawat isang kanilay ko ngayon, Panginoon, saan man sila naroon, ipagkalob niyo po ang kanilang pangangailangan ng higit pa sa sapat. Nang sa gayon, makapag-share din sila sa ibang nangangailangan din. At maranasan ng iba, Panginoon, ang pagmamahal mong pinadadaloy mo sa akin mga kapatid na ito. Lord, baguhin mo ang buhay ng bawat isa. Ilapit mo kami ng malapit na malapit sa iyo sapagkat alam namin walang pinakamat panatag na lugar
kundi ang nasa presensya mo, Panginoon. Ama, pagpalain mo rin yung mga tubig ng aking mga kapatid na inihanda itong sarapan ko. Basbasan mo po yan, Panginoon. At daluyan mo ng iyong grasya. Daluyan mo, Panginoon, ng kabutihan mo, Lord, in the name of Jesus, ng bagong kalakasan, ng bagong sigla, ng kapayapaan, masarap na tulog, Panginoon, bagong kalakasan. Lord, pagpapagaling, in the name of Jesus, please, O Lord, gamitin mo pong kasangkapan niyan para maluwalhati ang iyong dakilang pangalan at maranasan ng bawat isa na mayroong kaming Panginoon at Diyos na makapangyari at mapagmahal, mapaghimala. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming marami pong salamat, Ama. Inaangkin po namin muli. Di man kami karapat-dapat. Ngunit dahil sa kadakilaan mo, pinagpala mo kaming lahat, lahat ng aking mga kanilay ngayon. In the name of Jesus, sa ngalan po ng anak na si Jesus, maraming maraming salamat. We worship and adore you, Lord. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan, Lord, sa iyong ginawang ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen at amen. Mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan na i-share ang video na ito at manalig po tayo. Tayo pinagpala. Pumanatag po tayo. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Panatag niyo po ang puso niyo at magpuri, sumamba, magpasalamat sa Diyos. Amen po. Maraming salamat po at hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat.